question, what's new? Ang unang mga bagay na pumapasok sa utak ko pag narinig ko ang bagay na ito ay mahabang pila, mababahong tao, mga high blood, mga magna, at mga taglibong and everything. Kaya bibigyan ko kayo ng sampung mga happenings pag sumasakay ako sa mga public transportation vehicles. Number 1, kaso yung pilit, yung mga taong napakatamad mag-abot ng bayad. Nung nag-abot ka ng bayad, naging busy agad sa paglulungkat sa bag. Bayad o, pasuyo, bayad. Walang narinig. Manong para! Buisit, mga baby. Bayad o, saan lang? Bayad po! Ay, walang narinig? Di ba nga ka, bayad o, wala ka rin pakin. Ngayon, gumawa ka ng paraan mo para makabayad. Hindi na kailangan mag-1, 2, 3 na lang ako. Eh di go! Number 2, wais na kupit yung ibang driver dyan. Napakadunga sa bayad. Ang lakas-lakas na nga ng pagsabi mo ng estudyante. Ordinary fare pa rin ang binabawas. Ang lesson dito, magbayad ng sakto. Pag malayo naman yung pupuntahan mo, ang lakas-lakas sabihin, dagdagan nyo na lang. Yung totoo manong, para saan yung dagdag? Anong silbi ng metro? Number 3, the Borlaug Diva. I'm sure naranasan nyo na rin at takuin sa napakatagal na biyahe papunta sa inyong bahay o sa inyong school. Pero never ko pala na experience yung gumanon yung ulo ko sa katabi ko. Tulog ng tulog si Dodong kung makasandal. So palamte, yung tipong ang awkward iparamdam sa kanya na lumayas ka sa braso ko, ang bigat ng ulo mo, ang baho pa ng buhok mo. Number 4, smell under pressure. May mga moments talaga sa ating buhay kung saan ang sarap-sarap ng sakay mo. Tapos yung katabi mo, biglang ibubukas yung bunganga. Buti sana kung ganais-nais yung amoy. Kulang na lang ipakita mo sa kanyang reaction nung ang baho. Parang paramdam sa kanya na nakakagising yung hininga niya. There is something beneath his tongue. Ganon din sa may mga putok. Kung anong taas ng kamay, ay hindi yung taas ng maghibo mo. Number 5, stop over. Dahil sa sobrang dami nag-uunahan, sa sobrang dami nagpapatayan para sa mga pasahero, ang daming nagbubungguan at ang bungguan na yan ay nagiging cause ng traffic. Yung iba naman, todo sa paghahantay ng mga pasahero, wala namang sumasakay. Number 6, siga chronic. Ang daming ganito, yung tipong maungusan lang yung isang chuper, o kaya muntik-muntik ka na magbonggaan. Hala yan, sige, maghahabulan niya sila. Nagtitinginan niya ng mga ganyan. Nagduduruduruan pa yan. At saka kung paminsan na labas pa yan ng car, hala, sige, more on the da. Taka-taka mo eh! May kasama pang mura. Ang tagal tuloy ng biyahe. Kalma lang. Number 7, Taskasking. Oo kuya, nagpamadali akong pumasok, pero hindi ako nagpamadali mamatay. Kung makapangharurot si kuya, lalala, parang daig pang hinahabol ng mga pulis. May atraso? Sabayan pa lang pagkabongga ng highway natin, more on rocky road. Talbog-talbog ang lahat. Sabayan pa ng bonggang-bonggang preno, boom! Lahat na nga sa dulo, nasa unahan na. Number 8, high-tech ride. Ito yung tipong halos ko lang ibugang hangin yung aircon, ang init ng lugar. Yung totoo, sakto naman yung bayad namin, pero hindi bakit hindi sakto yung servisyo. Number 9, siksik kung tiksik. I-try mo mag-MRT o kaya LRT. Kung ano yung ganda mo pag-akyat mo, ganun ka din kapangit pababa. Grabe ang siksikan. Madadala ka na sa daloy ng tao. Kahit hindi ka na nga gumalaw eh, ganun ka na lang oh. Tapos ganun. Sige, more on. Kung anong lakas ng sabi ng driver na pumunta po tayo sa gitna upang makasakay ang mga bagong pasahero, walang nangyari. Doon pa rin sa pintuan, nagsisiksikan. Ang pinakamuli, ang number 10. Para. Ewan ko ba kung bakit nabibingi ang mga driver pag narinig ang salitang para. Manong, yung totoo, paano marinig? Eh, ang lakas lang tugtog mo. Yung totoo. Pero siyempre, isikreto na lang natin na maraming nangungotong sa kasada. Pero
oh well dear, huwag kang choosy. Dahil sumakay ka sa public vehicle, sumakay ka sa MIT, LRT, jeep, bus, dahil hindi ka rich kid. Wala kang sariling sasakyan. Pero aminin natin, masaya din maka-experience ng mga gantong experiences. At least, palakwentuhan kayo ng kaibigan mo, may mga kwento kang maisa-share ng bongga-bongga. At ang LRT fan of the week ay si Joanne J. Sadiwa. Ikaw, anong mga experiences mo pag sumasakay ka ng mga public transportation? May bomba! Saan? Sa kilikili mo.